Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos sa pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami kong takasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya,
nagkaisa na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat na sumamba na sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakikinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan lamang sa kautosan ninyong mga Hudiyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinilabas niya sa hukuman. Sinungga ba nila si Sostones na tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglalag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang harang dapat katakutan. Hari, sinagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y namatis, ng tagumpay ay nakamit, at sumati ng langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa pinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong maikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. No pain, no gain. No pain, no glory. Ito yung normal na karanasan natin at normal na tinatahak natin. Kapag may gusto tayong makamit, kinakailangan na ito ay ating paghirapan o pagsakripisyuhan. At ito yung normal na takbo ng ating buhay. Kung kaya nga, kinakailangan natin na maglaan ng panahon, maglaan ng sakripisyo, maglaan ng angking talino para sa ating mga hinahangad upang ito ay lubos nating makamtan. At kapag nakamtan naman natin ito, nandoon ang lubos na kaligayahan. Sa ating ebanghelyong napakinggan ngayon, narito ang ating Panginoong Jesucristo na sinisiguro sa atin na pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng sakripisyo, may tagumpay na naghihintay. Ang kinakailangan lamang harapin natin ito. Kaya nga, napakaganda ng pagkukumpara na ginamit ng ating Panginoon. So inilahad niya yung pangyayari sa mga ina na nagdadalang tao na manganganak. Tunay na sila'y dumaranas ng hapis sapagkat dumating na yung oras ng panganganak at dumating na rin yung oras ng paghihirap. Subalit, pagkatapos nito, pagkapanganak, ay naroon naman ang buong kagalakan kung kaya nga hindi na naalaala ang hirap na dinaanan. Kaya nga sa buhay din natin bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo dapat magtaka kung may dumarating mang pagsubok at paghihirap sa ating buhay. Bahagi ito ng ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito mismo ang daang tinahak ng ating Panginoon. So mababalikan natin yung ating naging pagdiriwang ng mga mahal na araw. Doon ay ginunita natin, isinangayon, yung ginawang paghihirap ng ating Panginoon, pagsasakripisyo para sa atin, nagdanas ang ng lubos na paghihirap, dumanas ng kamatayan, pero pagkatapos ng lahat ng ito, siya'y muling nabuhay. Kung kaya nga, malinaw na ipinakikita sa atin na ating Panginoon, kung naroon man ang paghihirap, kung naroon man ang kamatayan, nakatitiyak naman tayo. Mayroong gloria, mayroong pagkabuhay. Kaya nga sa buhay natin bilang kanyang mga tagasunod, dapat lamang na tayo'y maging handa na harapin ang mamumunting pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tunay na kung titingnan natin, maliliit lang naman yung mga sakripisyong hinihingi sa atin. Pero ang magandang tingnan natin dito, paano natin hinaharap ngayon ang mga mumunting sakripisyong hinihingi sa atin. Sapagkat sa panahong ating kinabibilangan, ito na yung madalas iwasan, yung sakripisyo. Ang gusto na ng tao, maginhawa at maluag na buhay. Lahat pinagagaan. At ito yung modernong takbo ng ating buhay. Mapapansin natin ito, yung mga gamit natin, di ba?
Puro pindot na lang ng pindot eh. Di ba? Tanyo yung TV. Ay, dati, lalapit ka sa TV, pipindutin mo para mailipat ang channel. Eh ngayon, pindot-pindot ka lang sa remote, okay na. Pusa na pating namamatay yung TV, di ba? Kahit makatulog ka, timer mo lang. Ay, ganun kadali ang buhay ngayon. Wala nang gaanong sakripisyo, kaya naman nadadala rin natin sa ating buhay bilang mga takasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung magandang tingnan natin. Ang sinusunda nating Kristo ay ang Kristong nagpasa ng krus, ang Kristong nagsakripisyo, ang Kristong dumanas ng kamatayan sa krus. Kung kaya nga, dapat tayong maging handa bilang kanyang mga tagasunod na maglaan ng sakripisyo. Tahakin ang daan ng sakripisyo, ang daan ng krus, sapagkat ito ang tunay na magdadala sa atin patungo sa hinahangad nating tagumpay. Kaya sana, huwag tayong matakot na maglaan ng sakripisyo bilang pakikiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon. Tunay, ang ating tagumpay, makakamit natin sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya, maging handa lagi tayo. Sundan natin ang yapak ng ating Panginoon sapagkat ito ang magdadala sa atin patungo sa tunay na tagumpay. Para sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahayag ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay
Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, inagparang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Tayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inuwin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naraw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan kailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ng ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ang inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. I would forsake a thousand other days anywhere if I could spend one day. Belong to you alone, my strength are you alone.
reach your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietralcina, Monghen Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran sa pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karap dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po ang lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official video testimonies upang makapagbenta nang di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bukas po May 20 ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga.
Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultations, bukas din, sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22, ganap na ikaapat ng hapon, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. At operasyon, pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista. Ito po ay sa May 24, ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay isang fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa ating pamisahan o sa mga nakastasyon sa paligid ng ating simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Sa mga ticket stubs at payments, ito po ay hanggang bukas na lamang. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balala pagdiriwang. Umayo kayo sa kapayapaat pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Pinitulong pagdiriwang hubileyong pinagyaman. Yabang yaman yakap sama-samang paglalakbay.